My name is Alisa A. Estrella. I am 21 years old and I am an architecture student, third year architecture student, and I'm studying in Boni Mandaluyong, Rizal Technological University. Actually, hindi talaga ito yung first choice ko. Gusto ko kasi maging teacher. Pero yun nga, nung sinabi ko sa parent ko na parang gusto ko maging teacher, pero yung mom ko kasi, teacher siya, so sabi niya wag na lang. So nag-isip ako kung ano yung mas magandang i-take sa college. And then sabi ng father ko, na which is a aircon technician, sabi niya mag-architecture ka kasi inclined siya sa art. Dahil marunong din naman ako mag-drawing, so sabi ko, ano yung architecture? Yung una kong sabi, ano yung architecture? Kasi hindi ako familiar dun sa architecture. Sabi ko, ano ba, engineer ba yon? Sabi, hindi, iba daw yun. So nung nalaman ko kung ano yung architecture, sabi ko, okay, nagpa-plano ng or the drawing ng mga bahay. Tapos, yun, ginrab ko na din yun. And tinake ko yung architecture since malapit din yung passion ko dun. Using ko dito is using SketchUp and the Lumion. Naghahanap ako ng mga mga references din, pero hindi ko siya totally kinakopy. Nagkakaroon lang ako ng mixed idea and pinag-aaralan ko din yung lot na binibigay ng professor kung saan siya nakalagay or ano ba yung mga famous things na meron dun sa lugar. So yung mga floor plan, elevation using the AutoCAD. So before, nagmamanual ako, gumagamit ako ng tracing paper, and then nung nag-higher year na, so natuto na akong gumawa ng mga digital. Naalala ko, nag-drawing ako sa pader, napapagalitan pa ako ng parents ko. And then, nung elementary, nalalaban ako sa mga poster making. And then nung high school din, ganon. And then nung, yun nga, nag-grow, and then nalaman ko yung mga different types of medium and the na-incline ako doon and tinry ko hanggang sa natutunan ko din yun. And then marami na din ako nagawang mga arts pa. So ito, yung mga previous artworks ko. So dito muna tayo sa sketchbook. Ito yung ginawa ko noong 2020. Gamit ko dito yung mga pencils, different types of pencils. Color pencil. So yan, nag-sketch din ako ng mga buildings dahil sa pagiging architecture student. So ito, mga gawa ng kilalang mga architects sa ibang bansa. And sometimes yung mga pambata pa idinodrawing natin, kinukuha tayo ng mga different references. And mga color pencil. And then, yan. Nagsa-study tayo ng mga different anatomy. And then, alcohol markers. So, hindi ko to makakalimutan, itong part na art na to, kasi ito yung isa na naging reason kung bakit naimbitahan ako sa PLM na maging speaker nila regarding sa how to use a alcohol marker. Behind the Art Alley is about art and architecture. So, pinagsama ko siya. So, nagpo-post ako doon about paintings and then architecture-related stuff. And nag-start siya kasi nag-post ako ng tutorial doon about rendering hanggang sa nag-post ako ng mga motivations and different stuff related art and architecture. Yung pinaka-nag-boom talaga doon is yung nagre-render ako ng tutorial. Tutorial about how to render trees, textures, mga ganun. So, ito yung mga pinakita kong examples dun sa naging speaker ko sa PLM. And ito yung mga tutorials on how to render trees. So, very important talaga siya sa akin. So, as an artist and architecture student. So, this is all of the tutorials and the arts na nagawa ko using alcohol marker. Yung una na-overwhelm ako, tapos kaya ko lang siya pinagpatuloy kasi sabi ko parang yung iba kasi na i-chat talaga ako na ay ate, sobrang nakakatulong to, nagamit ko siya sa plate. So nakakatuwa na nakakatulong pala ako sa mga students, so pinagpatuloy ko na.
yung nahihirapan akong mag-isip ng content. So, ang hirap din kasi nun eh. Yung parang kailangan, hindi lang naman yung likes yung mahalaga dun. Yung makaka-relate yung tao and magbe-benefit talaga sila. Sa art naman, art block pa. Karamihan talaga dyan. So, hindi mo alam kung paano mo sisimulan or kapag nasimulan mo, hindi mo naman kayang tapusin. Siguro yung sa akin, take time lang. Rest ka. So, kapag hindi talaga kaya, huwag nating itry. Kasi ganyan talaga. Sometimes, abutin ka ng ilang days or linggo pa yan. Tapos, take your time lang. And then, balik ka ulit doon. So, yung naging inspiration ko is, una muna, may family. Siyempre, yung mga naniniwala. Tapos, yung mga friends ko. And then, yung mga followers din na patuloy ng pag-suporta. So, ang advice ko sa mga artists and aspiring architecture students, so believe in yourself, be positive, kasi what you attract is what you get. So, kapag positive lang ng positive yung pumapasok, so eventually, lahat ng mga na-attract mo is positive. Lahat ng magiging result is positive. I'm Art Ali. This is episode 1 of In Progress.